Eh, magandang araw po sa ating lahat. Bago po ang simula, lahat tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo sa cross, kahit kami po ay mga miserableng makasalanan na karapat na pa sa impyerno, kami po ay naligtas ng lubos mula sa wala hanggang pagtrusa. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa lugar na ito paulit. Kaya po, pakikigabay niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo at banal na salita upang maunawaan ang inyong kalooban ng mas maigi at upang matangkap ang inyong biyaya ng sagana sa pangitan ng pagkataong ito. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Colossians chapter 1 verse 6. Colossians chapter 1 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ito namumunga at lumalago sa buong sanibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig ang maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sabi dito, mula ng araw na inyong marinig ang maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So kaya ano po ang araw na ito? Ligtas na po tayo sa pangalan ng biyaya ng Diyos. Kaya po, nang naunan po natin talaga ang biyaya ng Diyos sa pangitan ng pakikinig. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. No? Ang pakikinig sa pangitan ng salita ng Panginoon Jesus. Kaya po, nang naunan po natin kung ano po ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin, naligtas din po tayo, and then tapos bilang resulta nito, magkaroon din po kami ng buhay na walang hanggan. Kaya yung araw, ito pang araw ng tayo po ay naligtas. Araw ng kaligtasan. Kaya mula ng araw, so before and after, okay? Malaking pagbabago na ay naganap sa atin. Bago tayo naligtas, sino po tayo? O makasalanan po tayo? Patungo sa impero, no? Pero pagkatapos tayo pa ay naligtas, ano po, naging anak tayo ng Diyos ay patungo sa kanyang kaharian. Kaya malaking pagbabago ito. Malaking pangyayari po ito. Tapos kung ligtas na po tayo mula ng araw na tayo pa ay naligtas, ito pang pasimula ng Kristiyanong pamumuhay. Kaya po, lalong-lalo na para sa mga bagong ligtas, kailangan natin maunawaan yung kung ano pang nangyari sa atin ng detalyado. Kung meron pong mga hindi pa ligtas sa inyo, kailangan ninyong ulitin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lahat tayo ipinanganag bilang makasalanan patungo sa impyerno. Dahil sa maraming kasalanan na nagawa natin, dahil tayo po ay makasalanan, dati, kahit sino man sa mundong ito, ay nasa daan patungo sa impyerno. Kaya paano tayo maliligtas? Yung pang malaking bagay. Paano tayo maliligtas?
Paano tayo maligtas? Paano tayo magpapasok sa langit? Kaya po, sa pamamagitan ng Bible Seminar, mga 1, 2, 3, 4, 5 session, naunan po natin kung ano pa ang kaligtasan. Kaya ligtas na po tayo. Ligtas na po tayo. Okay. Kaya, maraming mga nagsisimba, maraming mga ano po, reliyosong tao, pero hindi po sila lahat ligtas dahil kaya nang sinabi ng Panginoon Jesus, ano pang unang step? Pagsisisi. Kaya magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Yung unang step ay pagsisisi. Kaya akala nila, paano sila maligtas? Gagawa ko na lang mabuti. Yung pang inisyon ng maraming tao, gagawa ko na lang mabuti para magkapunta ako sa langit. Pero kung gagawa tayo ng mabuti, magkapunta para kayo sa, tayo sa langit, sabi ng iba, kung gagawa tayo ng mabuti, paulit-ulit. Kung gano'n, magkapunta tayo sa langit. Tama ba? Sundin mo ang 10 utos. Tama ba ito? Mukhang itong tama pero mali po kasi lapo tayo magkasalanan. Yung gawa natin sa ating sariling mata, sa mata ng ibang tao, mukhang itong mabuti pero sa mata ng Diyos, hindi po ito mabuti, hindi po ito malinis. Marumi pa. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, ang isip, puso, yung ating motibo. Kaya sabi ng Biblia, ang puso ng tao ay mandaray kaysa lahat ng bagay, lupang napakasama. Paano tayo maligtas? Sa pangitan nating mga gawa lang. Na sa pananaw ng Diyos, yung gawa natin, parang maruming kasuotan daw. Maruming kasuotan. Kaya po, pagsisisi, ibig sabihin, kung naunan nila na kung ano po ang kasalanan sa kanilang buhay, kahit sa isip pa, puso pa, motibo, kung meron pong kasamaan doon, kasalanan pa rin ito. Tapos yung gawa natin ay marumi pa. Kahit gumagawa tayo ng mabuti sa ating sariling mata, sa mata ng ibang tao, sa pananaw ng Diyos, ay marumi pa. No? Marumi pa. Kaya po, kung naunan po natin ito talaga sa katotohanan, ano po yun? Sa katotohanan, ibig sabihin sa Biblia, sa pamamagitan ng Biblia, salita ng Diyos, kung naunan po natin talaga kung anong situation po natin, pwede natin masabi na handa na po yung puso na ito, sila pa'y nagsising puso, handang puso, sa bandang huli, sa pamamagitan ng gospel, tungkol sa sakripisyo ng Panginoon Jesus. Kung naunan po nila kung ano ang ginawa ng Panginoon Jesus, kung natanggap nila yung pag-ibig ng Diyos, yung totoong ebanghelyo, maliligtas po sila. Okay? Kaya kadalasan, yung pag-unawa nila tungkol sa kanilang kasalanan o kahulugan ng makasalanan ay hindi pa malinaw. Kaya kahit makinig sila ng gospel, so kasi yung puso nila ay hindi pa handa, kaya kahit pagkatapos ng seminar, medyo malabo pa yung pagkaintimo nila. Ligtas na ba kayo? Oo. Paano? Gagawa ko na lang mabuti po. Pagpabasa ng Bible. So medyo malabo po yung sagot nila. Bakit po? Kasi yung puso nila ay hindi pa handa. Kaya una, dapat maunan nila kung ano po ang kahulugan ng kasalanan ay magkasalanan. Kaya dapat maunan po nila na wala silang hindi kaya nilang iligtas ang kanyang sarili
sa pangitan ng kahit anumang paraan. So ibig sabihin 100% sigurado sila magkapunta sa impyerno. Kaya kadalasan iniisip ng maraming tao, saan kayo magkapunta? Sa langit, impyerno, 50-50. 50-50 po, no? Kaya hindi pa sila handa upang matanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesus. Ano pang ibig sabihin ng sakripisyo ng Panginoon Jesus? Tayo po ay 100% miserable ng makasalanan. Kaya po siya ay ipinako sa cross kasi wala na ibang paraan. Ang gabaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kasalanan natin, ibig sabihin masama talaga. Walang mabuting kasalanan. Walang malinis na kasalanan. Walang puting kasalanan. No? Marumi lahat. So kaya, yun po ang proseso ng pagsisisi. Okay. Tapos, nang naunan po nila talaga kung gaano sila ka-miserable ang makasalanan sila, magatanggap sila ng ano po, yung gospel 100%, yung kaligtasan. Ano po yun? Ano pang totoong gospel? So mula sa simula hanggang sa wakas, tugo ni Kristo lamang. Wala na iba. Magpakailanman. Eternal. Kaya eternal redemption. No? Sa pangitan ng tugo ni Kristo. Kaya meron pong mga maling ebanghelyo o ibang ebanghelyo sa Bible. Ano po yun? Hindi sa pangitan ng tugo ni Kristo 100%. Tugo ni Kristo, kailangan. Pero hindi po ito sapat. Kailangan yung ating mabuting gawa. Mo ano-ano. Mabaptism, ano-ano. Lahat. Mali po ito. Maling ebanghelyo. Bula ang ebanghelyo. Kaya, maraming kaluluwa ay naulok sa impyerno dahil tinanggap nila yung maling ebanghelyo. Kaya inaasam po nila yung gawa nila. Kaya po, paano sila maliligtas? Sa pandang huli, lahat sila ay tatanggihan ng Diyos. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yun pang mangyayari. Kaya kung ligtas na po tayo talaga, ito pang pasimula ng Kristiyanong pamumuhay. Kaya ngayon, ito pang first session tungkol sa Beginner's Guide. Suriin po natin ng mga picture ng mga Kristiyanong pamumuhay ng Mike Lee. Okay? Kung ligtas na po tayo, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, tayo pa'y may panganak bilang anak ng Diyos. Tayo pa'y may panganak. Tayo pa'y may panganak muli, spiritual, bilang anak ng Diyos. Ang gaya ng pinarapo natin, ang ipinang ng laman ay laman, ang ipinang ng espiritu ay espiritu. Kaya dapat tayo pa'y may panganak muli, spiritual, bilang anak ng Diyos. Paano po? Sa pangitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo, ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Kung ligtas na po tayo, ito pang pasimula ng ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya sa Bible, na ligtas. Yung pang sinabi ng Bible, ibig sabihin tapos na. Naligtas, naligtas. Dati, nasa daan patungo sa impero, no? Ngayon, naligtas. Kaya nasa daan patungo sa ano po? Langit. Naligtas. Hanggang dito, bago ang pagdating ang langit, nandito pa rin tayo sa sanibutan. Pero sa sanibutan, meron pong dalawang klaseng tao, spiritual. Mga hindi paligtas, mga magkasalanan, tapos mga naligtas. Okay. Anang ng Diyos. Nasa
patungo sa nasa daan, patungo sa langit. Kaya ano pa ang Kristiyanong pamumuhay? Spiritually, ligtas na po tayo. Spiritually, tayo pa ay naging anak ng Diyos. Tayo pa ay may pamuli, spiritual bilang anak ng Diyos. Kaya nasa daan, patungo sa langit. Kaya, doon sa Epeso, chapter 2, verse 8. Kaya sabi dito, sapagkat biyaya, sa biyaya kayo'y naligtas. Maligtas pa o naligtas na? Naligtas na. Sa pangitan ng pananampalataya. Past tense na. Tapos na. Tapos na. Sa pangitan ng biyaya. Sa pangitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa pangitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pangitan ng ating gawa. Okay? Epeso chapter 1, verse 13 din po. Sa kanya kayo rin naman nakarinig ng salita ng katotohanan. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan na ng ipinakong Espiritu Santo. Nang tayo pa ay naligtas, sa pangitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng katotohanan, ano pa ang salita ng katotohanan? Yung ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon Jesus, na may handang puso, na may nagsising puso. Ano pang mangyari? Ang bubuksan ng Diyos ang ating puso para makapasok ang Espiritu Santo sa loob ng ating espiritu. Tinatakan. Tinatakan. Kaya, yung kaligtasan, tapos na ito. Tapos na. Yung kaligtasan natin, kompleto na. Meron po bang yung matitirang gaawin na dapat natin tapusin para sa ating kaligtasan? Hindi. Sinabi ng Bible na ligtas na, tinatakan na, binayaran niya. Sabi ng Bible, tinubos na, magpakailaman. Yung pang sinabi ng Bible. Okay? Titus, chapter 3, 5. Titus, chapter 3, 5. Iniligtas niya tayo. Iniligtas na tayo. Ililigtas pa? O iniligtas na? Iniligtas na. Iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pangitan ng paghugas ng muling pagkapanganakan at ng pagbabago sa pangitan ng Espiritu Santo. Kaya paghuhugas ng ating kasalanan. Kaya ligtas na po tayo sa panahon yun. Pumasok na po Espiritu Santo. Kaya nagbago na po. Paano po? Naging anak tayo ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos. Kaya po yun po ang nangyari. Kung ganun, spiritually, anong sitwasyon? Tayo pa ay parang bagong silang sanggor. Kaya dapat tayo pa ay lumago. Lumago. Dapat tayo pa ay lumago. Spiritual. Kaya, kung ligtas na po tayo, papasok tayo sa langit, sa bandang huli, lalong-lalo sa ating panahon, ligtas na, papasok tayo sa langit na may bagong katawan. Na may bagong katawan. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Para pumasok tayo sa langit. Para pumasok tayo sa langit. Hindi kaya natin pumasok sa langit na may ganitong katawan na mahihina o nasisira o madaling nasisira o may kasalanan. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Kaya ligtas na po tayo mula sa impyerno. Ligtas na po tayo. Maliligtas din po tayo, spiritual, spiritual.
naligtas na. Ligtas na. Na saved. De, tapos, maliligtas din po tayo. Mula sa ating katawan. Para magkapasok tayo sa langit. Kaya yung huling step sa ating kaligtasan ay mangyayari sa mga ligtas na mula sa impyerno. Yung mga ligtas mula sa impyerno, para sa kanila, ihanda ng Diyos yung bagong katawan, yung panghuling step. Kaya po, meron pong kaligtasan mula sa impyerno, meron din pong kaligtasan mula sa ating katawan. Kaya yung kaligtasan naman, kaya dito sa Bible, meron pong tatlong step. Kaligtasan. Mula sa ano po? Mula sa impyerno muna. Mula sa judgment. Tapos, mula sa ating katawan na nasisira. Tapos, sa pagitan nila, meron pong kaligtasan sa ating pamumuhay. Nung mula sa ating pamumuhay, mula sa makamundong bagay. Kaya po, nasa number 2 po tayo kung ligtas na po tayo. Una, dapat natin surin yung ating kaligtasan. Sigurado na ako ligtas. Kung medyo malabo po yung pag-unawa nyo sa kaligtasan, kailangan natin ulitin yung Bible seminar para sigurado tayo sa inyong kaligtasan. Kung ligtas na po tayo, spiritually, tayo pa yung mga bagong silang sanggol, dapat tayo pa yung lumago. Dapat tayo pa yung lumago. Tapos, sa bandang huli, iligtas tayo mula sa katawan nito para makapasok tayo sa langit. Kaya po, mga gawa, chapter 2, verse 40, sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya na hinimok sila na sinasabi, iligtas nyo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. Yung chapter 2 sa mga gawa, ito po ang Bible seminar na ginagatak ni Apostol Pedro kasama ng ibang apostol sa araw ng Pentecostes. Kaya maraming Hudyo ay naligtas sa araw ng Pentecostes dahil ito pang isang festa na spiritual. Kaya maraming Hudyo ay nakatipon sa Jerusalem. Sa panahon yon, dumating na yung Espiritu Santo sa kanila and then tapos ibinahagi nila ang Ebanghelyo sa pangitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa huli, marami silang naligtas. Ilan daw silang naligtas? Verse 41, kayang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan, nadaktak ng araw na yon ng may 3,000 kaluluwa. Ito pang unang parang Bible seminar, unang summer retreat. Parang ganun po. Tapos, para sa mga ligtas, ano po ang mensahe ni Apostle Pedro? Iligtas nyo ang inyong sarili mula sa ano? Imperno? Ah, hindi. Ano po? Baluktok na lahing ito. Yung makasanibutang lahing ito. Iligtas nyo ang inyong sarili. Meron pong kaligtasan mula sa impero, no? Meron din pong kaligtasan mula sa ating katawan. Meron din pong kaligtasan mula sa ating dating pamumuhay.
So iligtas mo ang inyong sarili mula sa dating pamumuhay. Yung dating pamumuhay. Nasa sanlibutan po tayo, kaya iligtas nyo inyong sarili mula sa dating pamumuhay. Okay po. Kaya ito po ay spiritual na paklalago. Yung dating baluktok na lahing ito, corrupt generation. Sa madaling salita, dati kung meron pong piyesta, meron pong inuman, sumali po tayo sa ganitong kaawin, no? Masaya tayo sa pagkakasala kasama ng mga ibang barkada. Pero kung ligtas na po tayo, ibig sabihin naunahan po natin ito pa ay kasalanan, hindi po ito kalooban ng Diyos. Kaya dapat natin iwasan yung ganitong bagay. Iligtas mo ang inyong sarili. Ibig sabihin, iwasan nyo yung ganitong bagay. Mga fiesta, mga inuman, ano po. Tapos manatili kayo sa iglesia. Sa halip ng makasanimutang dahing ito, sumali kayo sa fellowship, pagtitipon ng mga naligtas. Iligtas nyo ang inyong sarili. Yung pang Christian ng pamumuhay, ano po, iligtas nyo ang inyong sarili. Hindi tapos, physically, ganon. Iwasan po natin. Hindi tayo sumali doon. Hindi tapos, physically, ano po, mentally, also, yung ating isip puso, dapat magbago, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Yung dating pag-iisip, yung dating kaisipan, hindi nakasulat, hindi nakabase sa Bible, kailangan natin baguhin. Iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktong na lahing ito. Mo hindi ito ibig sabihin, huwag kang umatin sa inuman nang, kundi pati, baguhin nyo ang inyong isip din, yung dating kaisipan, katulad ng mga corrupt generation, kailangan itong baguhin, alinsunod sa kalooban ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya paano tayo lumago? Spiritual, paano tayo lumago? Kay unang Pedro, ng Pedro chapter 2 verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitihin ninyo ang malinis na espiritu na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Anong klaseng kaligtasan? Kaligtasan mula sa baluktok na lahing ito. Kaya iwasan nyo po ang dating pamumuhay. Alisin nyo po yung dating pamumuhay. Magpihis kayo ng bagong pagkatao. Yung pang sinabi ng Bible. Magpihis kayo ng bagong pagkatao. Upang sa pangitan nito, lumago kayo. Mitihin ninyo ang malinis na espiritu na gatas. Ano po yung salita ng Diyos? Yung ating espiritu, meron pong gatas, yung pang salita ng Diyos. Kaya sa pangitan ng salita ng Diyos, kailangan natin baguhin yung ating dating kaisipan. Kaya yung dating kaisipan, hindi nakabase sa Bible. Yung dating kaisipan na hindi tama ayon sa Bible, kailangan natin baguhin sa pangitan ng salita ng Diyos. Yung lahat ng mga dako ng mga ating pag-iisip, kailangan natin baguhin, no? Kay Roma chapter 12.
First one, kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ng inyong katawan, na isang handok na buhay, banner, ay kasiyasya sa Diyos, na siya inyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya, ialay ang inyong katawan sa isang handok na buhay para sa Panginoon. Magbago kayo. Huwag ninyong tularan ang sanibutang ito. Kaya ligtas na po tayo para ano po? Ano pang purpose? Para makapasok tayo sa langit, para hindi tayo makapunta sa impyerno. Pero meron pong mas importanteng layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Ano po yun? Para magbago tayo. Para lumago tayo. Para lumalayo sa dating pamumuhay, para magbago tayo alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng panibagong buhay. Yung Kristiyanong pamumuhay, ito pong panibagong chance upang mabuhay tayo para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung dating pamumuhay natin, hindi po tayo mabubuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya lahat ng ating buhay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Pero ligtas na po tayo sa pamamagitan ng biyaya. Binayaran niya po lahat ng ating mga kasalanan hanggang sa wakas. Kaya paano tayo magkapasok sa langit? Sa pamamagitan ng ating mabuting gawa? Hindi. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo lamang. Tuloy-tuloy. Kaya ito pa ay malaking biyaya. Kaya kung ligtas na po tayo sa pamamagitan ng ganitong dakilang biyaya, dapat magbago tayo, dapat mabuhay tayo upang sukulian ang kanyang biyaya. Yung pang purpose na ating Kristiyanong pamumuhay. Magbago tayo, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Magbago, magpabago. And then, pag-uunlad. Lumago tayo, paglalago. Pag-uunlad. Paglalago. Upang sukulian ang kanyang biyaya. Ayun pang purpose nating buhay. Wala na iba. Yung pang mahalaga. Naunan po natin na kung gaano kahalaga yung ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino po ang Diyos? Siya pa'y ipinako sa cross para sa atin. Kaya gaano katakila ang biyaya ng Diyos? So, naunan po natin kung gaano katakila yung pagmamahal ng Diyos tungo sa atin. Kaya yung mga ligtas, gusto niyang mabuhay para sa Panginoon. Ligtas na daw sila, pero ayaw niyang mabuhay para sa Panginoon. Ligtas na ba sila o hindi? Parang salita lang. Kaya pagkatapos ng isang taon, dalawang taon, mo ligtas na daw. Walang pagpabago, kahit sa isip, puso, salita. Paano natin malaman kung sila pa'y ligtas na? Kung ligtas na po tayo, meron pong mga ebidensya sa ating buhay. Ano po? Gusto nilang mabuhay para sa Panginoon. Kaya gusto nilang baguhin, gusto nilang lumago para sa Panginoon. Okay. Kaya paano po? Salita ng Diyos. Sa pangitan ng salita ng Diyos, kailangan natin baguhin yung ating puso, isip. Kailangan natin baguhin yung ating kilos, buhay. Balikan po natin Gawa chapter 2. Kaya 3,000 tao ay naligtas sa araw ng Pentecostes. Ano po ang ginagawa nila pagkatapos sila ay naligtas? Verse 42,
Mga Gawa chapter 2 verse 42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpuputor-putor ng tinapay sa mga panalangin. So ano pa ang kailangan po kung ligtas na po tayo? Manatili silang matibay sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama sa pagtitipon. Sama-sama po sila kasama ng mga kapatiran na naligtas spiritual, tapos kasama ng mga apostol. Ano po ang ginagawa nila? Pag-aral ng Biblia, tapos sa mga pananalangin. Words of God. Fellowship. Yung iglesia po, ito pa ang parang spiritual na familia. Family. Kaya mga, para sa mga bagong silang sanggol, ano po ang kailangan? Kanina, gatas ta. Tapos ano po? Family. Yung ito pa importante sa kanya. Nasaan yung family para sa mga bagong ligtas, spiritual, iglesia po, iglesia, pagtitipon ng mga tunay na ligtas para sa Panginoon, ayon po ang iglesia. Kaya nandun po yung pagtuturo, panalangin ng mga kapatiran. Kaya po, para sa mga bagong silang sanggol, napaka-importante yung tulong ng pamilya, protection ng pamilya, and tapos yung spiritual na gatas, ay yung gatas, gaya nito, yung para sa bagong silang sanggol spiritual, importante po yung pagtitipon. Kaya ligtas na po tayo sa tulong ng iglesia. Kaya dapat tuloy-tuloy po tayo sa iglesia. Ano pang iglesia? Yung grupo ng tunay na ligtas. Maraming mga simbahan daw, pero yung mga totoong simbahan, konti lang. Meron pong simbahan daw ito. Dito naman yung membro, mga 1,000 daw. Dito naman yung membro, 100. Kainisin ng ibang tao, yung iglesia ito malaki. Pero sa mata ng Diyos, sa mga 1,000 katao, yung tunay na ligtas, mga 3 lang. Kung ganun, iglesia ba ito sa mata ng Diyos? Hindi na. Mga religyoso lang. Mga religyoso, pero hindi pa maligtas. May sigasik lang sila sa Diyos. Gaya ng sinabi ng Roma chapter 10:2, may sigasik sila sa Diyos, pero hindi ayon sa kaalaman. Hindi pa ligtas. Pero dito naman, mga ligtas na, mga 90. Mga ligtas na. Kaya, so, ligtas na po tayo sa totoong iglesia na may totoong ebanghelyo, gaya ng Bible seminar po natin. Kung ganun, dapat tuloy-tuloy po tayo sa iglesyang ito. Kung ligtas na po tayo dito, dapat tuloy-tuloy po tayo dito dahil ito pa ang totoong iglesia. Kaya po, sa pangitan ng pag-aral ng salita ng Diyos, kailangan natin baguhin, kailangan natin iwasan yung mga dating pamumuhay. Iligtas mo ang inyong sarili. Para tayo pa'y lumago, spiritual. Kaya, nang pumasok tayo sa langit, ano pong itsura ng ating espiritu? Dapat, ano po, parang hindi sanggol, hindi mukhang tayong sanggol, dapat ano po, tayo pa ay nagiging anang ng Diyos talaga, no? Bago tayo pumasok sa langit. Kaya kung pumasok tayo ngayon, kaagad, ano pang itsura ng ating espiritu? Parang sanggol na, no? Dapat tayo pa ay lumago, no? Tama po. Kaya, Roma chapter 8,
Roma chapter 8. Roma chapter 8. Verse 23, hindi lamang sanlilika kundi pati naman tayo na mayroong mga unang buwan ng Espiritu na tayo naman na may dumaraing din sa ating mga sarili. Sa masiduhing paghihintay ng pakukukop ang pagtubos sa ating katawan. Ibig sabihin, kahit ligtas na po tayo, mahirap po yung ating buhay kasi nasa sanlibutan pa rin tayo, meron po tayong katawan, mahirap pa yung ating buhay. Kaya sa ating puso, dahil ligtas na po tayo, magkaroon tayo ng hangarin tungo sa pagdating ng Panginoon Jesus. Dahil meron po tayong buhay na pag-asa sa masiduhing paghihintay ng pagkukukop. Ang pagtubo sa ating katawan, ito pa ay ating pag-asa. Ngayon, siguro mahirap po yung ating buhay, paminsan dahil sa mga pag-uusik din. Kaya, ano pang hinihintay natin? Ang pagdating ng Panginoong Diyos, yung ating Panginoon. Siya pa ang matadala ng lahat ng mga kanyang anak, katulad natin doon sa kanyang kaharian. Ang pagtubo sa ating katawan, pagtubo sa ating redemption of body, no? Pagtubok sa atin. Sa bandang huli, ito pa ang nangyari. Kaya unang step, ligtas na po tayo mula sa impyerno. Tapos, ililigtas natin mula sa dating pamumuhay. Ililigtas tayo ng Diyos mula sa ating katawan. Okay? Yun pang tatlong step. Kaya spiritual, spiritual salvation, salvation of our life, and salvation of body. So, meron pong tatlong hakbang. Okay. Sa kaligtasan. Okay. Kaya, lumago kayo sa biyaya ng Diyos. Yung pang ano po, imay ng Kristo ng pamumuhay, meron pong ibang klaseng ano po yung papaliwanag tungkol sa ating Kristiyano ng pamumuhay. Kung ligtas na po tayo, parang nasa starting point tayo, meron po tayong running race. Yung running race para sa ano po, goal. So, depende sa ating takbuhan. Ano po? Yung resulta na ating Kristiyano ng pamumuhay. Kaya, sabi ng Biblia, gagantian tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Kung mabuhay tayo ng mabuti, kaya Christian ABC, pagkatapos ng Kristo ng pamumuhay niya, ito pang record nila. Sino ang pinakamabuti? Sino pang pinakamabuting Kristiyano? ABC, sa ABC? B po, B. No? Yung record niya, pinakamabuti. B, sa susunod B, sa susunod A. Kaya ayon sa record nila, ito pang goal natin. Meron pong mga goal na ibibigay ng Diyos sa ibinigay ng Diyos sa atin. Kung tapusin natin ito ng mabuti, magkaroon tayo ng malaking gantimpala. 100% na inianda ng Diyos yung gantimpala matatanggap natin. Sa kasong ito, B, halos tapos na yung takpuhan niya. Gaya ni Apostle Pablo, tinapos niya yung takpuhan niya. Tapos sa susunod naman si parang 70%, 50%. Ito naman iba-iba po, no? Yung resulta, depende sa ating ginawa.
Kaya Apokalipsis chapter 22. Verse 12, ako ay malapit na dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang salita, kanyang ano po, isip, ano po, puso, hindi, ayon sa kanyang ginawa. Yung gawa, nakakonekta sa puso at isip, kaya isip lang, salita lang, hindi sapat, dapat may ginawa. Sundin natin ang kanyang kalooban, pagsunod, pagbabago. Kaya kung ligtas na po tayo 1 year ago, kumpara sa nakarang taon, ngayon taon dapat meron po tayong pagbabago kahit papano. Kung ganun, basta gagantian tayo ng Diyos. Gantimpala. Doon po sa Ikalang Korinto chapter 5. Verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. Ikalang Korinto chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran ng bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Hukuman ni Kristo. Tayong lahat. Sino po? Yung mga naligtas. Yung mga naligtas lahat. Yung mga naligtas, hindi sila hahatulan ng Diyos, hahatulan ng Diyos doon sa hukuman ng Diyos. Kaya meron pong dalawang klaseng hukuman ng Diyos doon sa langit. Hukuman. Ano po? Hukuman ng Amang Diyos. Hukuman ng Amang Diyos, ano po, upang hatulan ng lahat ng mga makasalanan. Kung ligtas na po tayo, saan tayo papasok? Hukuman ni Kristo. Yung hukuman ni Kristo, hukuman, sa wikang Griego, bema, ibig sabihin, platform. Platform, mga parang awarding, parang magkaroon sila ng awarding ceremony, award. 1, 2, 3. Sa Olympic Games po, mga gold medalist, silver medalist, bronze medalist. Ano po? Kaya, papasok tayo sa hukuman ni Kristo. Tapos, ayon sa ating ginagawa, gagantian ng Diyos. Ah, ikaw gold medal. Ikaw silver medal. Ikaw bronze medal. Parang ganito po, ano? Kaya, malapit na po yung graduation. No? Mga June, ano po? June 5, mga July, mga... Kung ganun, meron pong ano, meron pong mga awarding ceremony ata. Most excellent, most behaved, meron pong mga certificate, mga medal, mga ganun. Ganito po, pagkatapos ng ating Kristo ng pamumuhay, gagantian tayo ng Diyos. De, tapos bibigyan tayo ng Diyos mga kaluwahatian ayon sa ating ginagawa. Yung gantimpala ng Diyos ay napakalaki. Kasi Diyos siya. Diyos siya. Siya pang pinakayaman. Kaya yung gantimpala niya ay magpakailaman, napakatakila. Kaya kung ligtas na po tayo, yun din malaking biyaya. Pero meron pa rin pong isa pang biyaya. Ano po? Kung mabuhay tayo ng mabuti upang sukulian ang kanyang biyaya, gagantian pa rin tayo ng Diyos. Tayo ay dapat mabuhay ng mabuti upang sukulian ang kanyang biyaya kahit walang gantimpala. Tama po ba? Kahit walang gantimpala, dapat mabuhay tayo ng mabuti kasi natanggap natin malaking biyaya. Lahat ng ating mga kasalanan, tinubos na pala. Kaya po, malaki talaga ang biyaya natin sa pangitan ng kanyang dakilang sakripisyo sa cross. Grabe naman yung sakit doon. Nagtiis siya talaga upang iligtas tayo. Kaya dapat mabuhay tayo ng mabuti, dapat iwasan po natin yung mga kasalanan sa ating buhay, pero may gantimpala rin tayo. Kaya ito po ay meron pong isa pang malaking biyaya. Kaya dapat tayo pa ay mabuhay ng mabuti. Kaya para tayo pa ay mabuhay ng mabuti,
para sa mga ligtas, meron pong pagkabay ng Diyos. Pagkabay ng Diyos. Kaya bilang ligtas, dapat sumunod tayo sa kanyang kalooban ng mabuti, pero paminsan kung hindi tayo sumunod sa kanya ng mabuti, gaya ng mga anak din po sa mundong ito, meron pong masunuring anak, pero meron din pong makulit. Tama po ba? Paminsan, makukulit sila. Kung ganun, ano po ang ginawa ng mga magulang? Palo o disiplina. Kaya sa mga ligtas, meron pong disiplina. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Verse 5. At nakalimutan na ninyo ang pag-aral. Pangaral ay sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipakwalang bahala ang disiplina ng Diyos, disiplina ng Panginoon. Huwag kang maglupaypay kung ikaw ay sinaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal, pinarosahan ang bawat itunuri na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo'y pinapakitungunan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo ay mga anak sa labas, hindi mga tunay na anak. Yung disiplina, ito din po ay importanteng bagay para sa anak ng Diyos. Ano po ang ginagawa ng Diyos? Disiplina po, disiplina. Gaya ng A, medyo ano po, yung takpuan niya hindi maganda, no? Kaysa ng A, pumunta siya sa inuman, pumunta siya sa piyesta, medyo magulo po. Kung ganun, ano po ang gagawin niya para ituwid ang buhay niya, didisiplinay ng Diyos? Ibibigay niya yung mga sakit, mga ano-ano. Hindi ito ibig sabihin lahat ng sakit ay disiplina ng Diyos, pero paminsan ganito po. Kaya alam po nila na ito ay disiplina ng Diyos o hindi. Para tuloy-tuloy sila sa matuwid na pamumuhay bilang anak ng Diyos, para hindi sila tuloy-tuloy sa pagkasala, dinidisiplina ng Diyos. Maminsan, aksidente, sakit, sa pangitan ng ibang tao. Ano po? Bibigyan sila ng Diyos mga paghihirap, pagturusa, parang ganun po. Para nagsisi po sila. Para tumalik ko sila sa kanilang kasalanan. Kung tuloy-tuloy po sila sa kanilang kasalanan. Hindi, tapos, sabi dito, yung disiplina, ito pang nararasan ng lahat tao, lahat. Kasi kahit sino man, kahit ligtas na po tayo, hindi po perfecto, kahit sino man, magkaroon sila ng experience ng disiplina ng Diyos. Tama po. Paano naman kayo po? Meron ba kayong disiplina? Karanasan ng disiplina na natanggap ng Diyos o wala? Meron po ba o wala? Meron. Meron po, meron. Kung walang disiplina, ano daw po? Ikaw hindi tunay na anak. Kaya ibig sabihin, ayon sa verse na ito, malaman natin na meron pong talagang ligtas sa mundong ito. Sabi nila, ligtas na ba kayo o hindi? Hindi ko alam, Diyos lang alam daw. Diyos lang alam? Hindi. Meron pong talagang ligtas sa pangitan ng biyaya ng Diyos, gaya ng nakasulat sa Bible. Sa mga ligtas, kahit ligtas na po sila, hindi pa sila perfecto. Kung ganun, paano sila maligtas? Siyempre po, hindi dahil sa mabuting gawa nila, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, yung dugo ni Kristo,
Dahil tinubos niya tayo ng magpakailaman, kaya ligtas na po tayo. Kaya bilang isang ligtas sa pangitan ng biyaya ng Diyos, gusto nating baguhin yung ating buhay. Pero hindi pa tayo perfecto. Paminsan, nahulog tayo sa tukso, magganyan. Kaya didisciplinahin tayo ng Diyos. Kaya may disiplina na ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga anak ng Diyos, ibig sabihin, may ligtas talaga. Yung kaligtasan, tapos na. Pero kahit tapos na yung kaligtasan, meron pong disiplina. Ibig sabihin, dahil hindi pa tayo perfecto. Tapos, sa pangitan ng disiplina ng Diyos, tayo pa ay magbabago. Ito din po ay isa pang malaking biyaya. Kaya, yung mga minamahal ng Diyos, sila po ay didisiplinahin ng Diyos. Ito po ay nanggagaling sa kanyang pagmamahal tungo sa atin. Kaya, sa bandang huli, bibigyan tayo ng Diyos ng gantimpala. Kaya, alin po ang gusto nyo? Maraming gantimpala o konti? Marami, ano? Marami. Kaya, sumunod tayo sa kanyang salita. Tuloy-tuloy po tayo sa iglesia para lumago tayo sa loob ng spiritual na family at tapos sa kanyang salita. Kaya ito pang introduction para sa iyong Christian ng pamumuhay. Next time, suriin po natin yung mga bawat topic ng detalyado. Hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakara ng inyong banal na salita. Pakigabay niyo po kami tuloy-tuloy upang maunawaan ang inyong salita ng mas maigi sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.